Happy New Year po sa inyong lahat, ating mga kasambuhay, saan man kayo sa dako ng mundo. Ngayon pong araw na ito ay isang dakilang kapistahan ang pinagdiriwang ng buong simbahan. Ang ating mahal na Inang Maria na siyang Ina ng Diyos. Sa pagsisimula po ng bagong taon, napakahalaga na ang kasama natin ay ang ating Ina. Kahit po sa ating karaniwang buhay, alam natin kung gaano kahalaga ang isang ina na gumagabay sa ating lahat sapagkat sa isang ina tayo nagmumula. At ang isa pong napakalaking biyayang kaloob ng ating ina, walang iba kung hindi si Jesus na ating tagapagligtas. Kaya po natin siya dinadakila ay dahil kay Jesus. Hindi po natin sinasabing na si Maria ay isang Diyosa, kung hindi siya po'y ina ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Bukod po sa biyaya ng isang ina, biyaya ng isang tagapagligtas, pinagdiriwang din po natin ngayon ang kapayapaan dulot ng bagong taon. Kung kagabi po hanggang kaninang madaling araw ay nakarinig tayo ng maraming pagpapaputok. Ito po'y dahil itinataboy daw natin ang mga hindi magagandang nangyari sa ating buhay nitong nakaraang taon. Panahon na po ngayon para pasulong tayong humakbang sa bagong taong ito. Marami po ang mga prediksyon na inyo nang naririnig kabi-kabila. Ang iba po'y magaganda, ang iba naman ay nakakadulot ng agam-agam sa ating puso. Huwag po tayong kabahan sapagkat basta nariyan po ang ating ina na siya nating sinusundan, na dinadala tayo papalapit kay Jesus, wala po tayong dahilan para matakot o malungkot. Tandaan po natin, ang kapayapaan ang palaging hatid ng ating mahal na Inang Maria. Maguluman po sa iba't ibang dako ng daigdig, sa iba't ibang dako ng ating bansa, ipanalangin po natin na ang pagdating ng kapayapaan, sa wika po ng mga Hudyo, ito ang shalom. At ang shalom ay hindi lamang po nangangahulugan na walang nag-aaway o walang nagkakagulo, kung hindi ang shalom ay isang bagay na higit na malalim. Ang kahulugan po ay lahat ng mabuting, maaring ipagkaloob ng Diyos, nawa ay mapa sa atin. Ito po ang ating hinihingi sa Panginoon sa pagsisimula po ng bagong taong ito. Shalom, tunay na malalim at pangmatagalang kapayapaan. Kumantong man tayo sa mga pagsubok, dumaan man tayo sa mga unos, mananatili tayong matibay, matatag, sapagkat alam natin, hindi tayo iniiwan ni Maria, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Pangatlo pong biyaya ng taong ito ay ang biyaya ng panahon. Unang araw po sa kalendaryo, 365 days ang regalo sa atin ng Diyos. Napakarami pong segundo ito sa buong taon. Ito po'y mga biyaya na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Huwag po sana nating lustayin o sayangin. Gugulin po sana natin bawat minuto, bawat sandali na ibinibigay sa atin ng Panginoon para makagawa tayo ng magagandang bagay. At matupad natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang mga Hudyo po noong panahon ni Moises ay tinuruan kung paano basbasan ang mga taong nasasakupan sa bayang Israel. Meron pong itinuro si Moises kay Aaron kung paano babasbasan ang kanyang bayan. At ito po yung binabasa natin ngayon sa ating misa sa unang araw ng taong ito. Ang sabi po dito, "The Lord bless you and keep you.
The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Mula po ito sa aklat ng mga bilang. The Lord bless you kindly and give you peace. Ito po ang ating pangarap. Ito rin po ang ating panalangin para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay hindi lamang aasa at mananalangin para sa kapayapaan, para maging mapayapa ang ating bansa, kung hindi magtatrabaho din po tayo. Sana bawat isa sa atin, tanggalin na ang pagkamuhi, tanggalin na ang pagiging negatibo, at sama-sama tayong pasulong harapin ang pag-asang dulot ng bagong taong ito. Isang taon na punong-puno ng maraming magagandang pagkakataong ibinibigay ang Diyos sa atin para gumawa ng kabutihan. Ito po ang ating pagninilay para sa bagong taon ng 2019. Patuloy po ninyo kaming samahan sa susunod nating mga pagninilay. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Happy New Year po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng puong may kapal.